marami pong salamat kay Sister Mel at kay Sister Tricia sa magandang mensahe ng awit. Purihin po ang Diyos sa pagkatunay na siya ay mabuti. Ang kanya pong kagandang loob ay magpakailanman. Ngayon pong gabi, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at nais ko na sa ating pag-aaral ay atin pong idulog sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po namin Diyos. Ngayon pong gabi, kami po ay mag-aaral ng inyong pong salita. Nais po namin na pangunahan kami, bigyan kami ng karunungan upang kami makaunawa, upang ang aming po mga salita na aming po mapapakinggan ay maging bahagi at puhunan ng aming buhay sa panibagong sanlinggo na aming pong kakaharapin. Salamat po sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Kayo ba minsan sa inyong buhay ay nakaranas na sumangkot at kayo pa ang naging kaaway? Parang ang hirap, ano po? Na kayo'y tumulong na, hindi na sa inyong pagtulong ay kayo pa ang naging kaaway? Ang hirap na senaryo, hindi po ba? Mahirap na kalalagayan. Ngayon pong gabi, nais kong daling kayo sa aklat na atin pong bubuksan ngayon. At nais ko na ako inyong susundan at huwag niyo pong tatantanan sapagkat dito natin ituturo ang ating pag-aaral na tatlong mahalagang punto lamang pong ating titingnan dito upang atin pong maunawaan kung ano ang nais ng Diyos para sa atin sa pagsambang ito. Niyo pong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Joshua. Joshua chapter 10 verse 2. Pahintulutan niyo po ako na basahin ito sa wikang English sapagkat ang mga talata ay hango sa New International Version. Joshua chapter 10 verse 2, ang ganito po ang sabi, "He and his people were very much alarmed at this because Gibeon was an important city. Like one of the royal cities, it was larger than I and all its men were good fighters." Ang Gibeon po ay isang syudad na kung saan ay kilala. Mahusay ang mga mandirigma, ang Gibeon ay mas malaki kaysa Ai. Alam po ninyo ang istorya ng Ai, na ng Israel ay tumawid sa tuyong lupa sa ilog ng Jordan at kanilang tinalo ang Jericho. Ang sabi ng mga espiya ng Israel, "Joshua, huwag mo nang pagurin ang bayan. Kahit kunti na lang ang susugod, lalaban sa Ai, kayang-kaya na, maliit, pero alam nyo, natalo sila." At doon na hinapak ni Joshua ang kanyang suot na damit na nagsusumamo sa Diyos na anong nangyari, bakit sila natalo. Something na mayroong nagawa ang bayan ng Diyos para dito. Alam po natin ang istorya, di ba? Because of Achan, nagkaroon sila ng problema. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, ibinigay ng Diyos sa kanilang mga kamay ang Ai at naging matagumpay sila. Now, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, mga minamahal na mga kapatid, ang mga kilalang tao sa Gibeon, narinig lahat nila ito. Narinig lahat. Kaya nang malaman ng Gibeonites, sila'y tanyag, sila'y kilala. Mahusay ang kanilang mga mandirigma, mas malaki sila sa Ai. Pwede sanang silang makipaglaban sa Israel. Pero bakit hindi sila nakipaglaban? Sapagkat alam ng Gibeon kung ano, kung sino, at ano ang Israel. Mula pa lang sa paglabas sa Ehipto, hanggang doon sa tagpo na kanilang tinalo ang Ai, alam po nyo ang Gibeonite, kahit kilala ang tanyag, nang dahil sa takot, silang lahat ay nagsisuko. Dinaya nila si Joshua na sila'y nakipagkita, ang sabi, "Kami ay galing sa iba, sa malayong lugar." Na kung inyo pong babasahin ang chapter 9 ng Joshua, ang sabi po doon, sila ay nagsuot
ng mga damit na talaga namang gulagulanit na tila bagang napakahaba ng kanilang nilakbay na ang kanilang mga damit ay nagluma na. Ang mga sandals na kanilang isinuot ay yung mga punit-punit na. Yung balat na lalagyan nila ng alak ay tagpi-tagpi. Ang mga dinala nilang mga tinapay ay yung matigas na at inaamag para lamang maawa sa kanila ang Israel na huwag silang lupigin at patayin. Alam niyo po, nang matuklasan ito ni Joshua na sila'y nadaya, pero mayroon silang tipanan. Mayroon silang pinagkasunduan na sila ay hindi papatayin, kundi maging kabahagi na sila ng Israel. Alam niyo po, ganito po ang sabi ni Joshua sa kanila. Ganito po ang sabi ng tala. Joshua chapter 9 verse 22. Then Joshua summoned the Gibeonites and said, "Why did you deceive us by saying, 'We live a long way from you,' while actually you live near us?" Unang punto, mga minamahal na mga kapatid. Gaano ka man katanyag, gaano ka man kakilala, gaano man kataas na ang narating mo sa iyong buhay, pagka pinasok ka ng takot at pagsisinungaling, ibababa ka ng Diyos. Naranasan po yan ng Gibeon. Kaya nga ang sabi ni Joshua sa kanila, sapagkat kayo ay nagsinungaling sa amin, sapagkat kami ay inyong dinaya, sumpain kayo. Mula ngayon, hindi lamang kayo taga-putol ng kahoy. Hindi lamang kayo ngayon taga-bitbit ng mga timba upang maglingkod. Habang panahon ng inyong buhay ay kayo magiging alipin at kayo'y maglilingkod. Grabe, ano po? Sa unang punto, mahirap pa lang magyabang sa Diyos. At mahirap din na pangunahan tayo ng ating takot at kawalan ng tiwala sa sarili. At kalayip nito ay ang pagsisinungaling. Alam niyo po, madalas po ito magkakonek. Kapag ka pinasok ka ng takot, ang kaakibat nito ay magsisinungaling ka upang mapagtakpan mo ang iyong takot. Kaya kapag ka ganito na ang nangyayari sa buhay natin, God will let you go down. Down, down, down there para masabi ikaw ay hindi na isang kilalang tao. Pangalawang punto, mga minamahal na mga kapatid. Sa chapter 10, nang malaman ni Adonisedek, King of Jerusalem, na ang Gibeonite ay nakipagkasundo na sa Israel, si Adonisedek naghanap ng mga kakampi at kanilang susugurin ang Gibeon. At nang kanilang sinusugod, ganito ang ginawa ng Gibeon. Ito ang good thing sa bansa ng Gibeon. Chapter 10, verse 6. The Gibeonites then sent word to Joshua, "Do not abandon your servants. Come up to us quickly and save us. Help us, because all the Amorite kings from the hill country have joined forces against us." Ito po yung maganda sa Gibeon. Nang makita na nila na ang kanilang strength ay hindi na naging strength sapagkat sila ay nagsinungaling, sila ay natakot na tila bagang ang kanilang mga mahusay na mga mandirigma ay biglang natameme. Alam niyo po, minsan sa buhay natin, kapag tayo nagkaroon ng nakaranas ng failure, para ang hirap ng bumangon. Ha? Parang ang hirap ng bumangon, parang ang hirap ng mag-move on. Pero ito po ang magandang bagay. The moment na mararamdaman natin na tayo ay sinusugod at tutuloyan tayo na hindi na makabangon, ang ginawa ng Gibeon, the Gibeonites sent word to Joshua asking for help. Ito po yung
nais ng Diyos na ating maranasan. Sa panahon na tayo po ay nasa kalalagayan, na tayo ay binabaka at wala tayong kakayanan, ang gusto ng Diyos, just send a message, and God will rescue us. Atin pong naalala ang kasaysayan ng Haring Nabucodonosor, na ilang beses siyang nagsinungaling sa Diyos, nagmataas sa Diyos, pero sa kabila nun, siya ay minahal ng Diyos at pinakita sa kanya ng Diyos na siya ay dapat na magpakababa sa kanyang kalalagayan bagamat siya ay hari. Subalit, nagmataas siya at pinakita sa kanya ng Diyos na ang tao ay hindi dapat magmataas, kundi tayo, lahat ng tao, ay dapat magpakumbaba sa harapan ng Diyos. At nakita natin ang kabutihan ng Diyos sa panahon na tayo ay nagmamataas, papahintulutan tayo ng Diyos na maibaba. At sa panahon na pahintulutan tayo ng Diyos na maibaba upang matuto na isang bagay, just one word, send mo sa Diyos, at siya ay sasakluluhang kaniya, sapagkat tunay na siya ay makapangyarihan, na kanyang pinapatawad lahat ng lumalapit sa kaniya. Just one word, send mo sa Diyos, and God will rescue you. Kaya dito sa verse 6, nang sila'y humingi ng tulong kay Joshua, alam niyo po, hindi nagdalawang isip si Joshua na sila'y tulungan. Verse 7, ang sabi doon ay, then Joshua marched up from Gilgal with his entire army, including the best fighting man. And God said to Joshua, do not be afraid of them, because no one of them will be able to withstand you. Ang galing ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, hala, sakluluhan mo ang Gibeon sapagkat kailangan nila ang tulong. Tulungan mo sila sapagkat hindi nila kaya yung 5 hari na nagsama-sama upang sila bakahin. At huwag ka matakot sapagkat walang mangyayari sa mga tao mo, sapagkat ibinigay ko na sila sa iyong mga kamay. Mga kapatid ko, mayroon tayong awit. Ang sabi ng awit, there is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. Tunay na walang problema na hindi natin kayang pagtagumpayan kapag kasama natin ang Diyos. Last, sa verse 14, ang sabi doon sa verse 14, basahin po natin ang Joshua chapter 10, verse 14. Joshua chapter 10, verse 14, ang sabi po dito sa Tagalog, at hindi nagkaroon ng araw na gaya na iyon bago noon o pagkatapos noon na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng isang tao, sapagkat
ipinakipaglaban ng Panginoon ang Israel. Tunay na tayo po bilang mga Israel sa ating kapanahunan, huwag tayo matakot sapagkat tayo po ay ipinakikipaglaban ng ating Panginoon sa ating laban ng pananampalataya. At tayo po bilang mga tagasunod niya, tayo ay bibigyan niya ng tagumpay. Isang tagumpay na nagbibigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan sa gitna ng mga pagsubok na atin pong pinagdaraanan sa lupang ito. Tunay po na napakainam ang magtagumpay. Napakasaya sa ating puso ang magtagumpay sa labanan na ating tinatahak sa sanlibutan ito. Bilang mga modern Israel sa ating pong kapanahunan, marami tayong mga pagsubok na dinaraanan, na mga suliranin na ating dinadaanan, na sa ating pong paglalakbay sa lupang ito ay hindi tumitigil ang kaaway upang tayo ay hilahin sa kapahamakan. Subalit, maraming salamat sa kapangyarihan ng Diyos na siyang patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas, ng inspirasyon. Tayo po ay gawin ang ating makakaya na tayo po ay magtagumpay, sapagkat ang Biblia, ang Diyos ay maraming mga pangako sa mga magtatagumpay. Ang wika po doon sa Apokalipsis, ang wika po doon ng magtagumpay ay bibigyang karapatan na kumain sa bunga ng punong kahoy na nasa paraiso ng Diyos. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Ang magtagumpay, ang wika, ay bibigyan ng nakatagong mana. Siya ay bibigyan ng batong pula, puting bato, nasa puting batong iyon ay mayroong isang pangalan na nakasulat na walang ibang nakakaalam kundi yung tatanggap lamang. Ang magtagumpay, ang wika, ay bibigyang karapatan na mamahala sa mga bansa. Ang magtagumpay ay daraptang gayo ng mapuputing damit at kailanman ay hindi papawiin o aalisin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang magtagumpay ay gagawing haligi sa templo ng Diyos. Ang magtagumpay ay bibigyang karapatan na umupo sa trono ng Diyos. Mga kapatid ko, sa atin pong paglalakbay sa lupang ito, tunay na marami tayong mga pakikipagpunyagi. Subalit, tayo manampalataya sa Diyos, tayo ay humingi ng tulong sa Diyos na siyang ating kalakasan upang tayo po ay magtagumpay at tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan na kasama ng ating mga anak, kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, ay sama-samang sasalubong o ang ating Panginoon sa mga alapaap upang tayo ay magmana sa kanyang kahariang inihanda para sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon ngayong gabi.